What's up, mga ka-detective? Ako po si Dwight Kyle T. Albajeso or Detective Dwight 641 ang or ang alias Detective Conan ng Philippines. At sinashoutout ko pala lahat po ng pickup members at saka lahat po ng investigators po at saka lahat po ng criminologists po dito po sa Pilipinas. Okay. Ano, paano po ba yung ginagawa po ng mga investigator? Paano po sila mag-imbestiga? Okay, nagsisimula po yun sa three eyes of criminal investigation. Nagsimula naman po na tayo sa pinakauna. Yun po yung information. Ito po ang pinakamahalaga po sa tatlo pong sinabi ko po. Ano po ba yung information? Yung information, yun po yung evidence. Yung evidence po, yung po yung kailangan po para mapatunayan sa korte na ang isang suspect ay may sala. Yun nga po yung sa criminal case, kailangan nyo po magkaroon ng proof beyond reasonable doubt. Ito rin po yung pinakamahirap na evidence na para mapatunayan nyo po na may sala po yung tao, yung criminal case. Yung isa naman po doon, yung civil case, preponderance of evidence, at saka yung administrative case, yung substantial evidence, at saka yun po yung information, yung evidence po. Yun po yung kailangan niyo po para mapatunayan po na may sala po yung suspect. Okay. Ngayon, punta naman po tayo sa pangalawa. Yun po, yung interview and interrogation. Ano naman po to? Okay. Ganito po to. Ano po ba yung interview? Parang yung interview at interrogation, parang parehas rin po yun. Eh kasi parang namimiga, yung ginagawa po nila, parang namimiga rin po sila. Namimiga po ng information mula po dun sa mga suspect, victim, tsaka witness. Pero medyo may pagkakaiba po sila. Ito po yun. Yung interview, parang soft speak lang, parang tanong lang, at saka kung ayaw mo sagutin, pwede naman. At saka yung interrogation naman po, parang tactical way of asking. At saka pipilitin ka pa rin po na magsalita po at sabihin po yung totoo. At saka yung mga in-interrogate naman po, yung suspect, yung hostile suspect. At saka yung in-interview naman po, yun naman po yung victim, tsaka yung witness. Okay, pagkatapos naman po nun, meron pa po tayo isa. Yung po, yung instrumentation. Yung instrumentation, yung po yung forensic o yung criminalistics. Isa rin po itong mahalaga. Kasi dito rin po nakakuha rin po tayo ng information. Katulad rin po siya ng interview and interrogation. Nakakuha rin po ng information or evidence sa mga gamit po laban sa suspect. Okay, ano naman po yung instrumentation? Yun po yung mga forensic. Yung meron iba't ibang forensics. Pero sasabihin ko po yun. Ito po yung forensic ballistics. Yung forensics ballistics, yun po yung ginagamit po. Sa mga baril po. Yung simula po yun sa baril, yung travel, air travel niya po, yung space po na tinitravel niya po, tsaka sa pagtama po ng target, lahat po yun, nandun po yun sa forensic ballistics. Kaya lahat po ng krimen na may involved na, halos lahat po ng krimen na may involved na baril ay ginagamitan po ng forensic ballistics. Okay, yung sunod naman po ay forensic dactyloscopy. Ito rin po to ang parang international ID card. Ito yung pinakamatigas na parang international ID card. Ganito yun. Lahat po kasi ng tao sa mundo, sa buong mundo ay may magkakaibang fingerprint. Lahat po ay unique. Kahit anong gawin niyo po, wala pong magkapareho. Kaya para po siyang ID card. Kaya ginagamit po to sa mga birth certificate para po dun po sa ano po, para makita po yung ito po, ginagamit po to, tinitingnan po to para mahanap po yung suspect.
At saka minamatch niya po yung fingerprint po na nasa ID niya po dun po sa fingerprint na nakita po nila sa corpus delicti or body of the crime. At saka yung mga types po ng mga po ng mga fingerprints, nandun po yung arch, nandun po yung whorl, yun po, iba't iba po klase ng fingerprint. At saka, dito rin naman po yung question documents. Kaya dito naman po, lahat po ng krimen na may involved sa documents rin po ay ginagamit po ng question documents. Ito po yung kumwari, yung pagpirma. Mostly ito po, yung gumagawa po nito, ma-expert witness, yung ma-bank manager. Eh, kasi sila po nakikita po nila yung pagpirma po ng client po. Kaya sila po, kaya yung document po na yun, titingnan po kung match po yung kung pirma po na yun sa suspect. Diba po? Kaya yun po yung question documents. Sunod naman po, yung forensic toxicology. Para po dun sa, para rin po itong ginagamit po sa Decera case. Ito, dito po, malaman din po kung nilasong po siya, kung gumamit po siya ng drugs, o kung ano pong bagay po. Okay, at saka, meron rin po forensic polygraphy. Yun po, machine po na ginagamit po. Yun po yung pagtingnan po sa paghinga niyo po, ng dugo niyo po. Ginagamit po yun lahat para po makita kung nagsisinungaling po kayo. Pero ito pong polygraph, hindi po siya as in totally accurate. Pero may chance rin po to na gumana po siya. Okay. At saka, meron rin po forensic photography. Ito po, ginagamit po to sa pagpicture po ng body of the crime or corpus delicti. Ito, ginagamit rin po to sa mga mug photos ng mga criminal para magkaroon po sila ng picture po ng criminal. At saka, yung dalawa po yun, yung instrumentation at saka yung interview and interrogation ay bumabalik lang sa isang bagay. Bumabalik po sila sa information. Eh kasi ito pong dalawa po na to ay nagbibigay po ng information or evidence para magamit po laban po sa suspect. Para po magkaroon po ng proof beyond reasonable doubt. Kasi hindi mahirap po yung magpakulong ng tao pong wala naman po sala, di ba? Okay. At saka, yun po, dito po nagtatapos po yung usap, yung ng pagpaliwanag ko po sa inyo kung paano po yung pag-imbestiga ng mga investigator. Okay, salamat po!